So we have quotient naman para sa division. Then next, we have remainder. So para makuha natin yung remainder, syempre, lagay natin dito yung percentage. So, pero dapat, dahil ganito dapat yung ilalabas natin, i-display na din natin itong dalawang numbers. So, paano? Display natin siya sa taas. System.out.print. So, si variable a is equals to, ano yung i-concatenate natin, yung value niya. So, kunin lang natin, i-type lang din natin yung variable a. Plus ulit, ano yung kasunod niya? Dito, may comma. And so, double quotation sa loob na lagyan natin ng comma. Then, space, sa susunod na ilalagay natin, concatenate ulit. Then, for example, b is equals to, like that. Tapos yung value ni B natin. Ayan. Tama ba? Ayan. So, save natin. Control S. Then, balik ulit tayo sa bat file natin. Bat file. Which is nasa Java file natin. Then, run natin. Ayan. So, let's check. Let's check. Ayan, tama ba yung sagot natin? Ayan, so kung mapapansin natin, ito na yung 10, 5, sum, 15, difference, 5, 52, quotient, 10, remainder, 0. So, ganun lang po natin ginagamit yung arithmetic operation. So, pwede pa rin natin siyang gamitin sa iba. Then, yun ay pag-aaral natin sa mga susunod nating lessons kung paano natin magagamit yung arithmetic operations sa mga program natin. So, that's all.